Good morning, good morning, good afternoon, and good evening. This is Pinay Mom in Germany. Hello mga kapilingero at kapilingera. Tignan nyo guys, oh grabe. Grabe yung binigay sa akin ng Indonesian bread. So diba marami siyang mga panim na mga sili, siling labuyo. So pumunta siya rito sa akin kahapon para iabot lang itong mga hinarvest niya. At kasi alam niya na ang down ng sili sa atin is kinakain natin. Yan, may mga sili pa nga yung iba, oh. Ang dami-dami. Kaya ang mga Pinay friends ko rin dito, Vivian, shout out. Marilu, shout out. Chona, Gingging, Ate Melba, Toto, Grace, sino pa man na hindi ko nasi-shout out or makakalimutan ko sabihin ngayon. Eto, may mga down ng sili tayo na sana lang huwag masira. Hanggat hindi ko pa naiaabot. Ito siya, oh. Kalaan nyo, eh, nang inabot niya sa akin, oh. Ang dami. Kaya sa mga mahilig magtinola dyan, tinolang manok, tinolang pork, tinolang baka, pwedeng-pwede natin ito isahog. Pakita lang natin, oh. Ilapas ko lang yung ibang mga dahon-dahon niya. O, di ba? Yung mga tangkay pa. Good morning, Alcena. Good morning, Auk Vivian. Hello, hello. Lakapasok today. O, yan. May mga sili pa, oh. Sayang lang palaga kasi ang weather sa amin malamig na. So, autumn season, sayang ang layo mo. Yun nga eh. Sabi naman ni Ana sa akin, i-freezer ko na lang daw. And then, wag ko lang masyado talagang pagsamasamahin in one plastic. So, dapat hiwa-hiwalay. Para hindi masyado magsiksikan, hindi agad masira. So, gagawin natin yan. Kaya ngayon, ayun ang pagkakabalan ko. Eh, may mga siling labuyo pa oh. Though it's still color green, pero sa atin pwede pa rin yan, di ba? Hindi lang naman kung isiling labuyo, eh kailangan pula lang. Yan ang dami po, oh. Kasi kung hindi ito ha-harvestin, wala rin, masisira rin, hindi kakayanin yung lamig. Kaya kung tutuusin talaga, lalo ni mga kamatis ko, papakita ko rin sa inyo. Wala, pero aalis lang kami. Ah, okay, enjoy, enjoy sa lakad ninyo. Vivian, enjoy. Dami. Ang dami niya na pitas, oh. Shout out, Ananti Shriver. Thank you sa pagbibigay mo ng iyong mga sili. Hindi lang daw ng sili, pati sili. Ayan, may mga sili pa talaga, oh. Kung hindi lang talaga dito mag-autumn season, alam nyo, nako, yung mga itinatanim namin, pwede talagang forever. Oo nga, i-freezer mo na lang. Oo, yun ang gagawin natin. I-freezer na lang natin. Ayan, oh. Ang dami. Isang plastic bag talaga. Tapos sabi nga niya sa akin, kung kailangan ko pa, ang dami pa. Kasi diba pinakita ko naman si Inga, nag-tour tayo sa kanyang pag-garden. Kanyang garden na parang farm na talaga. Eh marami siyang tanim na sili. At ang mga Indonesian talaga mahilig sa mga maanghang. Kaya marami siyang tinatanim. Eh kung bibili namin ito sa mga Asian stores dito, ay napakamahal po. Per kilogram, o 100 gram, 100 grams lang, magkano na kaagad? Almost 4.50 euro na, eh, magkano sa atin yun in peso rin, di ba? So, kapag may mga ways, paraan, gawan na natin ng paraan para makatipid tayo, matuto tayo magtanim, magsipag, huwag mag-inarte. Ayan, o. Oh. Kung may magbibigay, tanggapin. Kung bakal sa puso ang pagbibigay, salamat po. Yun yun, eh. Mm. Ay, alalala. Basta ang dami. Hindi lang pala talaga to ano, dahon, kasama ng mga patisili niya. Oh, uy, ayun oh. Hmm, napakarami. Kaya ayusin ko itong ngayon, lalagay ko yun sa freezer. Tanggalin ko isa-isa yung mga sili. Pero dapat mag-ano ako. Mag-gloves siguro kasi baka mamaya pag dumating yung anak ko at kung ano-ano naman sa akin hingin. At yung anghang sa kamay ko ay nandito pa na ako. Ang dami niya talaga, oh, ang dami pang bunga. Oh. Parang siguro mga ilang puno itong pinag-harvestan niya nitong mga to. Ay, oh, grabe, oh, ang daming sili. Oh, dami-dami. Di tayo makakapunta ngayon dun sa, ano, sa sala po kasi ang aking mister eh nandun, nag-work siya ngayon dito at home. So, hindi ko siya pwedeng disturbihin doon at mostly marami siya mga mga calls from his work. Kaya,
dito lang tayo sa ating kitchen. Kung lalabas man ako, dadaan, pupunta tayo dun sa ano, sa garden, ipapakita ko sa inyo dahil kahapon may kalinis kami, pero hindi pa rin talaga finally as in 100% okay na okay o malinis na malinis. But, kahit paano, yung naging jungle kahapon na pinakita ko sa inyo unang live ko, mas okay-okay na ngayon. Yan. Ang dami niya talagang sili. Oh. Sana all na lang talaga. Sana all may sili. Sana all. Sana all. Ayan. Mm. Tanggalin ko ni mga sili nung habang nag-ano ko. Kasi ang dami niya. Ay, ito pala. Pakita ko na rin sa inyo. Pakita ko na rin sa inyo muna itong mga na-harvest na. Kasi, tinanggal na ng mister ko lahat ng mga puno ng kamatis. Ang dami-dami talagang bunga pa na hindi lang nahihinog. Eh, hindi na rin daw kakayanin. Kaya tinanggal niya na at lilikpit na namin. Bago pa kami ma-process kung maglilikpit na kami doon ng sobrang lamig. Ito oh. Pinitas ko siya. Ayan o, oh, nakabukos pa talaga. Nasa tangkay pa. Green na green pa. But supposedly dapat magre-red yan, di ba, pag hinog. Eh, pumunta nga, di ba, kahapon si Ana, yung Indonesian friend ko. Sabi niya, pitasin mo. And then, mahihinog naman niya ng kusa, antayin mo lang. Kaysa naman itapon, sayang. What do you think, guys? Mahihinog ba talaga to kahit nandito lang sa loob ng bahay na wala na sa puno niya? Ang dami kasi, oh. Tapos, ang dami rin niyang, ano, nakuha. Oh, I mean, sabi ko, sige, pitasin mo na rin dyan, dalin mo. Kinuha niya. Ito, ito, yung ibang klase to. Rome, ano to? Roma, tomato naman to. Ito yung cocktail tomatoes na bilog. Tapos, oh, ang dami talaga. Oh, ito maliliit pa. Ito hindi na to, sobrang liit naman eh. Sobrang dami. Hmm. Ipakita ko sa inyo para makita yun talaga kung gaano karami yung na-harvest natin kapo mga kamatis. Ayan o. Oh. Yung umaga kasi, di ba, pinakita ko sa inyo yung pag-harvest ko ng mga hinog talaga. And then yung kinahapunan, at naglinis kami ng garden kasama nga kay Mister. Sayang, oh yan. Hindi ko talaga tinanggal yung mga tangkay-tangkay pa. Kasi pag natanggal to, mas madaling masira ang kamatis. Yun yung napansin ko. Mga kulay green. Sabi ni Ana sa akin. Pitasin mo yan, sayang yan. Mahihinog din yan. Antayin mo lang. Sa bagay, take from the expert. Sanay na siya. Yearly naman siya nagtatanim eh. So, alam na alam niya na. Ito yung isang klase ng cocktail tomato na medyo pahaba. Ito yung favorite ko. Ito yung mas malas, masarap. Pag nahihinog, mas matamis. Ito yan siya, oh. Ito yung mga na-harvest natin kahapon, mga hinog. Tapos yung iba rito, additional na lang nakita ko kahapon. Yan. O, diba magkano rin yan pag binili natin? So, ito naman yung ibang klaseng kamatis. Ito yung parang pinaka, ano ba tawag sa tomato na to in English? Basta, Plush tomato kasi ang tawag dito sa amin. So, ito yung mga malalaki. Na kung tutuusin, kung hindi lang mag-autumn o hindi lang mag-winter season dito, mas lalaki pa siya. Kaya pag nahinog, kasi talaga ito yung mga normally ginagawang tomato sauce. Yan. Tomato soup. Mm. Laki, di ba? Kasi malaki talaga yan. Ito yung isang klase naman. Mm. Medyo nagbiyak-biyak na nga eh. Pero pwede pa naman yan. Tanggalin lang natin yung medyo nagbiyak-biyak na balat niya or skin niya, no? Ang dami talaga. Hmm. Dami niya. Basta ito isang puno to. Isang puno yan na puro green, ano lang. But ibang varieties of tomatoes na tanim natin sa ating backyard garden. Yan, no? Dami, diba? Ito pa. Kaya titingnan natin, since ngayon pinakita ko sa inyo kahapon siya na-harvest at tanggal sa talagang puno niya, i-update ko kayo kung talagang mahihilog siya ng kusa. Yan, pakita natin muna sa inyo na green pa lang siya. Yan. Kasi sayang mo, oh, kung di natin ito pipitasin, itatapon lang. Eh kung kaya naman pala niya mahilog ng kusa na, kasi never pa naman na-try yun. At yun ang naging tip sa akin ni Indonesian friend. Dahil siya ginagawa niyan madalas. This year, nako, nawa talaga kami sa kamatis, unlike nung last year, na halos wala, kasi nga, panay ulan nung last year namin na summer time. So, ibalik natin dito. Basta every time na kailangan ko ng kamatis ngayon,
Hindi, araw-arawin natin may kamatis, dapat ang ano natin, recipe yung uulamin, lulutuin, kakainin. Kasi ang dami. Ang cute-cute tingnan, oh. Hindi lang cute, masarap pa. Nakatipig pa tayo sa ating mga pananim. Sipag at tiyaga lang, kasi kapag may tiyaga, may nilaga, may mailalaga, may iuulam. Tingi kami ti dito, mahal yan dito. O nga, kung pwede ko lang talaga iabot sa inyo. Abot ko na, kunin nyo na, nauna. Oh, tapos ako lang kakain. Kumusta naman? Kaya huwag mag-alagtaka ako, magiging matawa tayo. Puro kain. So, kinin natin na pitasikapan ng umaga. Ito yung yellow na zucchini kasi meron isa yung kulay green, ba? Diba? So, ibalik na muna natin doon. Ilang kilo rin to? Ay, siguro mga pagtinimbang to mga nasa 9 kilos siguro. 9 kilos din. Nang hula sa kilo. Nang hula. Diba? Ang dami nating kamatis, ang dami nating gulay. Meron pa akong kalabasa. Bigay din ni Indonesia. Napakarami. So, tanggalin natin sa mga ano, sa puno niya yung sa dawan yung mga sili. Kita nyo ba? Hello, one viewer. Hello. Hi, Margaret Cassie. Shout out. Shout out. Sili, tanggalin natin. Harvested ng sili mula dito sa mga dahon ng sili. Kulit eh. Para may separate natin yung mga sili lang talaga yung pinakabunga. Tsaka dahon yan. Dami. Sarap ng tinola. Alam nyo kung minsan, halimbawa magsisinigang ako, yung marami pa akong kangkong din na naha-harvest before, kahit walang ano, walang karne, basta may sinigang na pampaasim tayo, sinigang na sa akin yun, dami yung wala na gulay. Sinigang na siya. Dami. Daming sili. Ito na yung natatanggal natin. Oh, ito na. Marami pa. Isang plastic to. Sobrang dami. Kung pwede lang to itanim ulit, oh, gagawin natin. Kasi hindi kakayanin ng lamig. Kaya dito pagka summer or magana talaga, spring season, yung tagsibol, yan. Diyan na kami nag-start ng mga tanim-tanim. Kumbaga yung mga tinatalim mo, bago dumating yung autumn season at winter season, iyon yung magiging supply namin. Diba lahat may paraan? Ito yung isa. Ang bakit may talagang binigaw sobra. Sabi nga niya kung gusto ko pa, marami pa. Marami pa mga harvest sa kanyang garden. Oh, yan o. Oh. Yung mga natanggalan na natin ng bunga. Ilagay ko sa plastic yung dahon. Ang dami. Sana all. Sana all may tanim na sili. Sipag talaga yun eh. Sobrang sipag nun. Oh, may mga bulaklak pa o. Oh. Maraya pa talagang sana magiging bunga yung puno na to. Kung hindi lang kailangan natanggalin, linisin ang garden. Kasi nga, di ba, autumn season. Nako, mahihinog pa talaga itong mga to. Ang dami-dami, sobra. May naisip pa kayo guys, kung sa mga dahon na to, ano pang pwede nating maging recipe? Kasi sa dami nito, dito naman siya agad makakain lahat. At saka yung mga friends ko naman, wala rin halos time para makarating dito, makapunta sa akin. Kasi yung mga work pa, and then medyo may kalayuan din ang iba. Papadala naman natin through post. Parang
Ilang araw din bago kumating. Yan, so dami. Tanggalin lang natin yung mga sili. Separate na natin. Grabe to. Napakaraming sili. Sili pa more. Chili pa more. Daming sili. Grabe to. Ang yaman ko na sa sili ngayon. Napakayaman natin sa siling labuyo. Ito, matagal-tagal dito matatanggal lahat ng mga bunga na sili. Marami kasi ito. Ayan, o. Ayan, sili natin. Kaya, sa mga kaibigan natin na kahit sabihin mo wala talagang enough space, kung kaya naman ng sa mga ano, paso. Or kung walang pambili ng paso, diba? Mga lakal, o bakit? Masama ba mga lakal? Hindi naman siguro, no? At least hindi mo ninakaw yun. Kung may makita kayong mga empty bottles ng mga soft drinks, ayan, pwede nyo siyang kunin, hugasan, linisan, tapos hiwain yung part ng bandang bunga at ayun yung gawin nyo maging paso ninyo. Tapos try nyo magtanim. Like katulad nga nito, sili, kamatis. Try nyo lang. Baka naman tumubo, mamunga, laking tipid. Diba? At least nasa bakuran nyo pa, alam nyo organic kayo nagtanim. May pagmamalaki nyo pa na, ay, nakayanan ko magtanim, nakapagpabuhay ako ng pananim. Iba yung feeling na kapag may tinanim, may aanihin. Kasi doon mo rin mapipil ko ano yung naging effort mo mapapalitan ng saya after. Ganyan siya. Ayan, o. Ayan, dami sili, o. Ganyan siya. Oh, fresh na fresh yung dahon. Dami. Sana all may sili. Sana all may puno ng sili. Sana all may itinanim na kamatis at sili. Hanggang sana all na lang tayo. Kasi wala tayong tanim nito. Yung tanim ko na sili yung galing sa Taiwanese. Ito na, oh, natanggal natin mga sili, oh. Dami na. Marami pa ulit. Dami, diba? Kailangan matanggal muna natin yung mga sili-sili ng bunga. Nahitid ko na ang aking anak at ngayon pumasok na siya kasi simula ng Tuesday until yesterday hindi siya pumasok talaga dahil nga inuubo at sinisipon. So today naging feeling well na siya. Kaya hinatid ko na kaninang umaga. And after natin magatid, diretso tayo mag-grocery ng mga kung ano pa yung mga kailangan, ano yung wala. Bye muna, Alcena. Hi, man. Okay, okay, Vivian. Go ahead. Thank you sa time. Enjoy kayo sa pupuntahan ninyo and ingat, ingat sa ating lahat. Ay! Ma'am. Kahapon na nagawa ko, alam nyo ba? Chismis ko sa inyo, marites ko sa inyo. Nag-vacuum cleaner ako ng buong bahay. Tanggal ang alikabok. Punas ng alikabok. And then, pagdating nga ng mister ko, naisipan, binisan namin ang garden. So, syempre, dumadaan din siya, bit-bit yung mga
na natanggal ng mga Bermuda grass na kasi sobrang taas na talaga noon, nung, 'di ba, nung umaga nag-live ako mukhang jungle na. Ayan, padaan-daan din siya rito para ilabas 'yon. Nagkalat ulit. So naging doble ang work natin. Pero ayos lang. Alam niyo, ginamitan ko na lang siya ng walis tambo. Dahil kung ibabacuum ko na naman, mas matagal, mas cost of energy rin, cost of electricity, pwede namang walis tambo. Basta wag lang wet, diba? Dami, lahat ng sili. Sili pa more! Anong mga pinagkakagisihan nyo dyan? At kayo ba ay mahilig din magtanim? O nahihilig na magtanim? Ano ang inyong mga favorite na itanim? Itatanim? Alam nyo, ang sili kung totoo siya, madali siyang tumubo. Ang kamatis, depende. Kailangan ang kamatis very sensitive. Ayaw nila na sobrang init. And sa kamatis, kailangan lalagyan nyo siya talaga ng pinaka-support para pag marami ng bunga, hindi siya babagsak. Kasi magiging mabigat. Lalo na kung yung klase ng kamatis na itatanim nyo ay malaki. Kasi merong, di ba, iba't ibang klase naman ng kamatis. Yan nga, may cocktail tomato. Grabe, dami. Dami sili. Tumba. So, yung mga sili natin. Separate natin ang plastic. Sili pa more. Ito na yung mga nakuha natin mga sili. Oo, dami. Siling na buyo. Ngayon na siya, oh. Marami pa. Marami pa. Ito pa. Daming sili. Dito tayo. Para mas makita tayo. Yan. Para mas makita niyo siya. Umayin ko lang kung maanghang sa kamay. Kapag ganitong green ba ang chili, mas maanghang ba sa kamay? Di mo masyado. Siguraduhin lang na after this, magugas talaga ng kamay. Kasi, lalo na kung may anak ka, makamamaya, diba? Siguradong magkamot sa mata, and anghang ng kamay mo because of chili. Ano siya, oh. Marami pa to. This year talaga yung naging gupo ko. Dalawa lang naging bunga na na-harvest ko talaga. At until now, dito pa rin, hindi pa siya naluluto. Oo, pakita ko sa inyo. Ayan, oh. Ito pa yung upo natin, oh. Ito kasi isang klase ng upo na mahaba type. Pero mas bet ko talaga yung nakaraang pong taon na tinanim na upo. Hanggang ganyan lang ang
haba pero medyo mas mataba. Tsaka mas mabilis yun i-harvest compare dito kasi ito ang tagal din. Mas matagal para sa akin. Diba? Ang dami nating gulay. Ito pa yung mga ano ko kalabasa. Saan ba yun? Ayan o. Oh, may mga kalabasa pa ako. Ang dami, dami kong gulay. Kaya hindi tayo bibili halos ng gulay muna sa ganun tayo. Kailangan maluto ko muna yung mga yan. Kasi tayo, natanggalan na natin ang sili na bunga. Sili. Buti na lang medyo mainit ang panahon dito sa amin ngayon. Kaya bawas sa sobrang lamig. Ayan. Bawas din sa paggamit ng heater. Dahil nagmahal na po lahat ng mga bilihin, pati bayarin, especially nga sa aming gas, sa mga cooking oils. Ayan, sobra-sobra. Ayan ang mga sili natin. Ang dami. Diyos ko. Oo, ito na. Ito na yung mga natatanggal nating sili. Yan ang lahat. Marami pa. May mga bulaklak pa, oh. Pero kailangan na i-harvest kasi nga, hindi nakakayanin ng lamig mga susunod na araw. Mahirap na mag-asikaso sa garden kapag sobrang lamig na ng weather. Baka magkasakit ka pa. Dami talaga, oh. Sobra. Pang tinola natin. Dahon ng sili, pwede rin naman siguro sa ano, munggo, diba? Dito ang ginagamit namin, panagluluto kami ng munggo. Kung anong gulay meron kami sa mga fridge namin, yun ang gagamitin namin. Kasi sayang eh. Like, eto pwede na rin. Kumbaga, tayo-tayo rin yung gagawa ng mga ways kung paano tayo magiging, sabihin na natin, productive na rin, diba? Sili pa more. Nakikita niyo mga plato pa tayo dyan, yung mga liligpitin ko after. Yan ang mga trabaho ng nanay po. Trabaho ng misis. Mapa-abroad ka man, nasa Pilipinas ka man, sa bansa ka pa, diba? Yan po ang pagiging isang nanay. Maraming gawain. Sa bahay pa lang, grabe na. In German nga, ohne Ende, non-stop. Walang katapusan. Kahit naglinis ka na, lalo na kung may toddler kang anak o ilan ang anak mo, syempre may tagakalat. Kahit sabihin mo ligpitin, okay, ligpitin. Maya-maya, lalaro ulit, so kalat again. Alam niyo yung bago ko dito, as in parang lahat na lang ata, na-scoba ko na. Kasi syempre, mag-isa lang maiiwan, si Mr. nasa work, ako naman nag-aaral ng German language, papasok ako sa school. And then, pag-uwi ko ng bahay, konting pahinga. Yun, linis-linis na tayo. Syempre, kailangan mag-isip din tayo ng mga ways hindi tayo mag-boring. Yan. Kaya yung mga ginagawa ko ng bago lang ako dito. Until now naman, ganun pa rin. Wala naman nagbago. Mas nadagdagan pa, syempre may
Asikasuhin kang anak. Yan, parang ito kasi malapitan ng puno niya. Yan, hi! Naku, hindi ko makita yung pangalan niya. Sino ito? Hello, hello sa'yo. Good morning, good afternoon, and good evening. Ayan. Ay, maliktad. Ba't dito ko nilagay yung bunga? Pala yung mga dahon. Parang wantosawa na tong sili natin. Ang dami niya, sobra. Ano, mga dahon ng sili, oh. Ang plastic bag pa naman. So dami. Wow. Dami, dami, dami. Sino gusto sa inyo ng dahon ng sili at saka bunga? Iabot natin sa inyo ngayon. Kung pwede lang, no? Nako. Ginawa na natin. Pwede lang may iabot sa camera. Why not coconut? Sana all. Sana all may sili. May tanim na sili. Kaya thank you and shout out again, Anantis Driver. Lagi talaga ako binibigyan niya ng mga tanim niya. Ganyan. Ganyan kami. Mahilig siya kasi magtanim. Wala naman siya. Hindi naman niya tinitinda yung mga tanim niya. Gustong-gusto lang niya talaga magtanim. Isa rin sa mga libangan niya. Kasi wala naman siyang alaga ang maliit na anak. Even though nag-work pa siya. After work, syempre uwi ng bahay. Mag-isa lang siya. Anong gagawin niya? Ayan, magtanim. Siya sa garden siya. Ang gardening. Tsaka nakakatipid din. Lalo na tayo mga Asian, di ba? Naminis natin yung mga pagkain. Asian food. Then, nag-extra pa tayo pumunta sa mga Asian stores to buy. Yan nga, like we said, itong mga vegetables na to. Sili, ang mahal. Kahit sabihin natin, saglit na panahon lang, makakabawas din ang bayarin. Ang pinaka-cost mo. Sobrang dami niya. Ang daming sili. So, yung mga Pinay friends ko rin dito, bibigyan ko rin kayo dito, guys, ha? Huwag kayong mag-alala. Yan. Hindi naman ito masisira kaagad yun. At itong mga dahon ng sili, lagay natin sa freezer. And we'll see kung masisira or not. Tapos, sa mga kamatis natin, kahapong hinagas ng mga green pa, hindi pa nahinog. I-update ko kayo kung talagang may hinog siya ng pusa na wala siya sa pinakapuno niya. Yan. Adyong haseyo sa lahat ng mga kaibigan ko sa Korea, South Korea. Hello sa inyo lahat dyan. And kumusta sa inyo lahat dyan? Ingat-ingat. Sa mga co-teachers kong Koreans and sa mga naging estudyante ko na Koreans din. Hello sa inyo lahat. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Yan. Baka mapanood nila to, di ba? Hindi ko sila nakakalimutan. Yan. Pag talaga yung mga memories na yan, talagang good memories, dapat hindi pinakalimutan. Even nga yung mga bad memories in general, isipin mo na lang, it's a positive also eh. Kumbaga, ano rin, good memories pa rin yan. Kasi merong mga times na yung mga bad memories na yon, you can learn from that, diba? Mas matututo ka rin. Kung yung mga tao na yon eh, ayaw ka nilang kaibiganin because of that, because of this. Hindi naman sila mapiplease kasi may kanya-kanya naman tayong personalities. Yan. At may kanya-kanya naman din tayong mga gusto sa buhay, mga gustong gawin. Pwede yung gusto mo, ayaw niya. Nung ayaw niya, gusto mo, ganun. Vice versa. Sili, oh. Yan. Lighting natin is ano lang. Sikat ng araw. Mm-hmm.
Yes, malapit na tayo matapos magpandal ng mga bunga, sili, chili, siling nabuyo. Maybe some of you guys are watching now and asking, what is this? These are all chili, siling nabuyo in Tagalog. This is a kind of chili which is very spicy that mostly Asian people really love this. English na naman tayo tuloy. Kasi may mga nanonood din na from Spain, from Austria, from Canada, from Japan, and siyempre nakakaintindi ng Tagalog at paano, diba? And wala naman tayo nitong caption para i-translate. Yan. Kahit paano yan natin explain ng konti, ng very, very slight. Ng very, very slight. I don't know kung naka-loud ba tayo. Ay, feeling ko, hindi pala ako naka-loud. Kaya na pa ako nagla-live, hindi ko pala na-i-loud. Ano to, the volume. Paki-volume nyo na lang po ha, pag nanonood kayo. Sorry, ano ba yan? I'm not ready. I'm not prepared pala. Excited lang kasi sa mga ano, sili. Excited. Yes, malapit na tayo matapos, guys. Malapit na. Talagang yung sa mga sumasama sa akin ngayon manood, simula sa simula hanggang sa huli, no? Na matapos natin na segregating down at bunga. Naku, thank you sa inyo. Thank you so much. Basta don't forget lang po yung pinost ko na cut off natin until Sunday night. Mag-comment lang kayo dun sa tanong ko sa isa kong post dito sa Facebook page na to. Na kung ano yung isang bagay na laging nasa bag ninyo. Comment kayo dun. And you will be qualified para nga nila. Qualified na pwedeng manalo, mapili. Na manalo ng 50 pesos GCash or 100 pesos GCash. And then, sasabihin ko na lang kung sino yung mga mananalo. O mabibigyan ng chance sa mga susunod na araw. Pwede i-live ko na lang din yon. We'll see. Ayoko lang mga ako kung ma-i-live ko nga ba talaga or not. Pero mas maganda, diba? Kung ma-i-live para makita nyo talaga. Walang daya. Isa lang po ang sasagutin nyo. And maraming salamat sa mga nagpa-follow, nag-like, nag-share ng mga videos natin. Though ako sabi ko nga sa inyo, nag-start tayo sa ganito as ano lang naman, as libangan, as a hobby, na unti-unting nai-enjoy ko naman, kaya nakukontinue natin so far, at meron naman din pala kahit paano nanonood, nakaka-appreciate, kaya ginaganahan ako na mag-video-video pa more. Ayan. So, hindi natin alam kung saan tayo patutungo sa kaka-video natin na to, no? Pero sabi nga nila, mas maganda yung hindi tayo nag-expect. Kasi mahirap naman yung nag-expect tayo tapos hindi naman matutupad yung expectation na yun. Mas siguro, ano, nakakasakit pa ng damdamin. Huwag na lang tayo mag-expect. Basta enjoy lang sa ating ginagawa. And hindi natin mamamalayan, di ba? Tulad nito, nag-start nga ako, sabi ko nga sa inyo, 5 lang nanonood. As in talaga, na-i-upload mo na lahat-lahat. 5 lang, 10 lang, 20. Super happy ka na doon. Yan. So, matatapos na ang ating mga sili. Dahon ng sili. Ito na siya, oh. Ang gagawin ko lang naman ngayon is maglalaba ng 2 beses sa washing machine kasi yung mga bedsheet namin palitan ko na. Kasi saan ako nalaban ko naman eh. Nalaban ko na rin talaga yung mga labahin lang. So bedsheet namin, mga cover ng pillows natin. You know, yan. So, yun lang po.
Tapos na halos. Tanggalin ko na lang. Linis-linis dito sa kitchen. Kasi ito lagi yung hindi nauubusan talaga ng trabaho rin. Ang kitchen din po. No? Kitchen. Tapos, ang ating banyo naman ay nalinisan na natin. Kung maglinis man ako ngayon ng banyo, slight lang. Kasi yung mega linis talaga natapos ko na siya. Diba? So, maraming gawain po ang kahit nasa bahay lang tayo. Sobrang daming work. Super dami. Yes. Ah! So, ko lang din pala ito, ano, pakita sa inyo. Natuwa naman ako. Ayan. Actually, ito yung simple gift ng asawa ko. Pakita ko na rin sa inyo. Share na rin natin. Sabi ko kasi, di ba, pa nagbi-video rin tayo ng mga nakaraan na sobrang dilim. So, hindi ko pa alam kung paano. Sana ko aanggulo. Kaya madilim. Ito ang nakakatuwa kasi may kasama ng microphone. May kasama na rin light. Ayan, light natin. I-on natin. Di battery lang po yung light neto. Ayan, no? Kaya pwede siya kapag madilim. So, maliliwanagan ka na kasi may light. Itong pinaka-tripod niya, handle niya, mababa lang. Kaya ito yung mas okay pagka nagluto ka, nakapokus dun sa pagkain na niluto mo. O anong food na niluto mo. Kaya natutuwa naman ako dito. Hindi ko lang pa talaga nagagamit. Pero siguro pwede rin ito may transfer sa medyo mataas na tripod. Para hindi masyadong mababa o diba ang baba niya. Pero at least, thank you so much pa rin dito sa regalo ng aking mister. At mapapanabangan ko yan. Yun lang po. Maraming salamat ulit sa inyo. Sa pununood nila dyan. And hope to see you again in my next one. Bye for now. I love you all. Tschüss, ciao.